ang laban sa pagitan ni Song Jin-woo versus Ahn Kim. Ang one of the best solo leveling arc na hindi mo matatanggihang panoorin dahil sa arc na to, dito nasaksihan ng mga S-rank hunter kung gaano kalakas si Song Jin-woo na nagpa-realize sa kanila na sobrang layo ng agwat nila sa kapangyarihan ng ating bida. Dahil nandito ang mga eksena na may matinding entrance, angas ng tagisan ng lakas sa pagitan ng Ahn Kim and the weakest hunter of all mankind. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang arc ng Jeju Island kung saan nagkaisa ang lahat ng hunter sa buong South Korea at binigyan ng mga designated spot ang mga hunter, lalo na ang mga hunter members sa bawat naglalakihang guild para maprotektahan ng mainland ng Korea kung mayroong makalabas na ant monster sa Jeju Island. Samantalang si Lim Taegyo sobrang nag-aalala sa kanyang pinakamamahal na si Lee Min Song dahil nag-participate daw ito at inutusan niya ang kanyang tauhan na ilagay ito sa hidden spot para hindi makita ng mga ants at makikitang si Lee Min Song nagdala na naman ng mga media para magpasikat. At mukhang sa araw na ito, nakapag-reunite ang lahat ng mga hunter lalo na sa top 5 guilds dahil sa paghahanda ng Jeju Island Raid. At kahit mga retired hunter na sina Juhe at Mr. Song at mga bagong kakareawaken lang na hunter ay nag-participate din. In total of 5,000 hunters ang nakapalibot sa buong South Korea para protektahan ng kanilang bansa. Lumipat ang eksena sa helicopter na sinakyan ng mga S-rank hunter. Nagpakilala ang isang A-rank hunter na nagtatarbaho sa reporting center at ngayon naka-assign para i-film ang isinasagawang raid ng mga S-rank hunter. Wika niya, hindi dapat mag-aalala ang mga S-rank hunter kung mayroon silang mga pagkakamali dahil mayroong 10 minutes delay para i-edit bago i-broadcast ang record. Tugon ni Dong-ok sa cameraman na huwag itong mag-alala dahil tarbaho nilang protektahan siya. Ang rason kung bakit nag-come up si Gogan-hae ng ganitong idea dahil maganda ang kanilang strategy. Kaya sigurado ang chairman na magtatagumpay sila. Dagdag pa nito, mukhang first time na makita ng lahat ng mga tao kung paano magsagawa ng raid ang mga S-rank hunter. However, ang pinakasurpresa ni Bai Kyun-ho ay itong si Min Byung-go. Hindi siya makapaniwala na nag-participate ito. Pangiting sinabi ni Min Byung-go na parito siya kasi alam niyang mamamatay itong si Bai Kyun-ho kapag wala siya dahil si Yun-ho daw ang tipong hunter na unang tatakbo. Sagot ni Yun-ho, hindi ako si Raulo para unang tatakbo. Papasok na ang helicopter sa Jeju Island habang si Min Byung-go ay nanginginig dahil sa trauma sa huling raid. Samantalang ang grupo ni Ryuji ay nakapwesto na rin sa iba't ibang district ng Jeju at nakita niyang nagmukhang ghost town ang lugar ng Jeju Island. Tinawagan ni Ryuji ang kanyang member sa Team Alpha at ang mga kasama nito, Team Bravo, Team Charlie at ang Team Delta upang i-release ang kanilang magical energy ng sabay sa apat na magkabilang pwesto sa lugar ng Jeju. Kaagad nagsisilabasan ang mga mutant flying ants sa apat na pwesto habang napamangha ang mga Korean S-Rank Hunter sa napakalakas na magical energy na inirelease ng mga Japanese S-Rank Hunter. Ngunit sinundan ng kanilang helicopter ng tatlong lumilipad na ants. Sinabi ni Choi Jong-in na siya muna ang bahala sa tatlong ants. Kaagad nag-unleash si Choi Jong-in ng Flame Spear Magic Spell towards flying ants. Ngunit isa lang ang namatay at inaasahan daw niya ito. Pinaalalahanan ni Choi Jong-in na aalog ng kaunti ang helicopter dahil magpapakawala siya ng brutal na magic spell at makikitang napakalakas ng amount of flame magic ang kanyang pinakawalan. Sinabi ni Choi Jong-in, mukhang tumataas ang resistance ng mga ants compare nung huli silang nandito. Pagkatapos nauna siyang bumaba dahil gusto daw niyang masubukan kung gaano talaga kalakas ang mga ants ngayon. Maya-maya ay sumunod na rin ang lima pang S-Rank Hunter at panghuling tumalon ay ang cameraman. At mukhang maganda at kumpleto ang lineup nila mga lods. Ma Dong-ok as a tank, Bai Kyun-ho as a warrior, Cha Hae-in as a assassin, Lim Taegyo as a ranger, at Choi Jong-in as a magician. And the last but not the least, the cameraman. Samantalang ang mga nasa barko ay nag-activate na kaagad ng jamming wave towards ants upang hindi na sila makaka-receive ng signal galing sa kanilang queen. Samantalang ang Team B ng Japanese S-Rank Hunter, si Kamamoto, nervyoso pa rin. Kaya nagalit tuloy si Kanae kung hindi daw ito magsiseryoso, baka dito na siya mamamatay. While ang Team Charlie, nailayo sa kanila si Kenzo dahil nalilibang daw ito sa pagpatay ng mga ants. At dagdag pa ni Shimizu, para daw bata itong si Kenzo na nakikipaglaro sa mga langgam.
habang ang Team Delta nakita nilang nagkaroon ng fireworks sa entrance ng Ant's Tunnel at napagtanto nilang kagagawa nito ni Choi Jong-in na may napakalakas na flame magic. Biglang naisip ni Kai kung ano kaya ang mangyayari kung ang kanyang ice magic at ang flame magic ni Choi Jong-in ay magbanggaan. Sagot naman ni Izawa, edi magiging cold and hot, ano pa ba pwedeng mangyari? Gumawa pala ng flame prison magic spell si Choi Jong-in upang wala nang makapasok na ants sa entrance ng kanilang lungga. Pagkatapos muli na namang nag-cast ng magic spell at nagpaulan ng napakaraming fireball magic upang hanapin ang entrance papunta sa kinaroroonan ng queen. Kaya gulat na gulat itong si Baek Yun-ho dahil parang sisirain ata ni Choi Jong-in ang buong tunnel gamit ang kanyang magic spell. Kaagad nalaman ni Choi Jong-in kung nasaan ang lagusan papunta sa kinaroroonan ng Ants Queen. Kaya si Baek Yun-ho ay napasabing maaasahan talaga itong si Choi Jong-in bilang teammates. Samantalang si Jin-woo, kakatapos lang niya ng 10 kilometers jogging at walang katao-tao sa paligid dahil ang lahat nanunood ng Jeju Island Raid sa bahay. Sinabi ni Jin-woo, walang duda ang mga Korean S-Rank Hunter at mga Japanese S-Rank Hunter ang pinakamalakas sa lahat. Kaya wala nang dahilan para manood siya kung paano nila isasagawa ang raid dahil kahit wala siya, alam niyang magtatagumpay ang mga S-Rank Hunter na i-clear ang Jeju Island. As long as naaayon sa plano at walang darating na kakaibang pangyayari. Samantalang nakapasok na sa lungga ang mga S-Rank Hunter at nagawa nilang mapatay ang mga ants na naiwan sa tunnel. Napatanong si Min Byung-go kung nandito nga ba talaga ang Ant Queen. Dahil sa history ng mga ants, iniiwan nila ang kanilang mga anak para tumakas. Sagot naman ni Yun-ho, isa lang naman silang mga ants, hindi nila alam ang mga bagay na yan at saka hindi siya makakatakas sa isla na to. Habang naglalakad ang mga S-Rank Hunter, napansin ni Choi Jong-in ang kakaibang dead end. Dahil bumungad sa kanila ang napakaraming itlog ng langgam at ang lugar na ito ay ang breeding ground ng Ant Queen. Nakapag-decide si Choi Jong-in na sunugin ang lahat ng mga itlog. Subalit napansin ni Cha Hae-in ang malaking itlog na nabiyak at ito lang ang nag-iisang naiiba sa lahat. Kaya nag-aalala si Min Byung-go na baka ang Royal Ant ang nabiyak na itlog. Lumipat ang eksena sa Team Charlie. Sinabi ni Shimizu na napakagulo ni Kenzo. Nainis si Kenzo at sinabing mayroong strategy na ginagawa ang mga ants. Gumagawa daw ito ng iba't ibang formation laban sa kanya habang lumilipad. Kaya around 30 ants ang napatay niya subalit sa huli nagkaroon siya ng shoulder injury. Sagot ni Shimizu, gusto mo bang i-heal kita? However, mayroon na akong isang kondisyon. Sagot naman ni Kenzo, tumigil ka Shimizu. Alam kong mas marami kang pera kaysa sa akin. Napansin ni Kenzo na paparating na naman ang mga flying ants. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang napugot ang ulo ni Shimizu na ikinagulat ni Kenzo at Tatsumi. Kaagad naghanda ang dalawa at sinubukan ni Kenzo na atakihin ang ants na pumatay kay Shimizu. Ngunit sa isang iglap lang, pugot kaagad ang ulo ni Kenzo. Habang si Tatsumi sinubukang habulin ng ants, ngunit hindi niya napansin sa sobrang bilis nito, tumalsik kaagad ang kanyang ulo, kasama ang naputol na katana. Samantalang lumipat ang eksena sa pugad ng Ant Queen. Nakalaban ng mga S-Rank Hunter ang mga ants na nagbabantay sa itlog ng Queen. Sinabi ni Dong-ok ang mga ants daw na ito kasing lakas ng mga S-Rank Hunter, subalit napaka-predictable daw ng kanilang atake, unlike sa mga hunter na mayroong iba't ibang tactics na ginagamit. Habang dumedepensa si Dong-ok gamit ang malaking shield, si Cha Hae-in naman ang nagsisilbing finisher ng mga ants gamit ang kanyang bilis. Kaagad ibinaon ni Cha Hae-in ang kanyang espada sa likod ng ants at pumatong ito sa kanyang espada upang laslasin ang likod ng ants from up and down. Kaagad nag-proceed si Cha Hae-in sa isa pang Ant Queen Guard at nag-unleash ito ng slashing swing sword attacks para putulin ng tatlong kanang braso ng Ant. Pagkatapos mabilis itong lumipat sa likod at hinati ng dalawang beses ang katawan nito. Sinabi ni Byung-go, huwag mag-alala ang kanyang mga kasama. Nandito lang siya sa tabi, willing mag-provide ng support sa kanila. Dagdag pa niya, nakalimutan daw ata ng kanyang mga kasama na hindi pa tuluyang mamamatay ang mga ants kahit wasak na ang ulo nito. Kaya siya na ang bahalang maglinis sa mga ants na tinalo nila. Naaalala ni Yun-ho na mayroong tatlong generation ng mga ants at mukhang ang mga nakalaban nila ngayon ay ang mga first generation pa lamang. Kaya posibleng naghihintay sa kanila ang second generation. Kaya sinabi ni Byung-go kung magkaganon, dapat handa sila.
Binuksan ni Byung-go ang kanyang grimoire upang mag-cast ng magic spell buff sa 5 S-rank hunter. Kasama na dito ang cameraman. Naramdaman ng mga hunter na parang kumukulo ang kanilang katawan sa magical energy buff na ibinigay sa kanila ni Byung-go. At ngayon lang sila nakaranas ng napaka-unusual na buff. Habang si Yun-ho ay napasabing nararamdaman niyang kaya niyang talunin ang whole army sa lakas ng kanyang magical power. Maya-maya ay biglang bumungad sa kanilang harap ang hindi mabilang na ants at sinabi ni Byung-go, ang combat fighting skills ko ay nasa A-rank crate lamang, kaya pwede niya namang bigyan ako ng kahit isa or dalawang ants lang. Kayo na ang bahala sa lahat. Sagot naman ni Yun-ho, manood ka na lang. Lumipat ang eksena sa Team Delta. Gumawa sila ng search for Team Charlie dahil hindi na ito sumasagot. Tumigil ang kanilang team sa pinangyarihan at napansin ni Izawa ang glasses ni Tatsumi. Hindi makapaniwala si Izawa nang nakita niya ang tatlong bangkay ng kanyang kasama na wala ng ulo. Biglang naramdaman ni Kai ang napakalakas na amoy to the point na hindi na niya kinaya kaya tinanggal niya ang kanyang mask para sumuka. Nakita ni Kai ang kumakalat na pulang magical energy sa buong paligid, kaya nag-unleash si Kai ng malawakang ice magic upang matamaan ang ants na nagtatago sa kagubatan. Makikita sa mukha ni Kai na sobra siyang natatakot sa kanyang nakita at ipinakitang nawasak ang ice magic at nagkaroon ng maraming dugo. Samantalang nagawang ubusin ng mga S-rank hunter ang hindi mabilang na ants kanina at tinalo lang nila ito within less than 5 minutes lamang. Sinabi ni Yun-ho, literal talaga silang lumakas dahil sa buff ni Byung-go. Habang si Cha-hye-in daw ay parang dinoble ang mga napatay na ants kaysa sa napatay niya. Napansin ni Cha-hye-in ang door kung saan nagtatago ang queen at mayroon nitong mga kasamang bodyguards. Gamit ang mga mata ni Yun-ho, nagawa niyang ma-zoom in with night vision sa loob ng door. Nakita ni Yun-ho at na-confirm niya ang queen of the ants, kasama ang kanyang 8 bodyguards. At ang mga bodyguards daw na ito ay kasing lakas ng S-rank hunter. Sinabi ni Dong-ok na siya na ang bahala sa queen ng mga ants at si Cha-hye-in naman daw ang bahalang tumapos sa mga bodyguards. Habang si Choi Jung-in gumawa ng napakalaking dragon flame magic at sinabing araw-araw daw siyang nagpipigil, subalit ngayon nararamdaman niya ang kanyang full potential sa paggamit ng flame magic. Umatake sa likod ni Choi Jung-in ng isang ants, ngunit kaagad ditong tinamaan ng magical arrow ni Lim Taegyo at sinabing huwag daw silang mag-alala dahil siya ang gagawa ng space para di makalapit ang kalaban. Samantalang si Baek Yun-ho ay sinabing hindi na niya kailangang magtipid pa ng lakas. Wala na siyang pakialam kung ano ang kanyang magiging mukha at makikitang unti-unting natatanggal ang kanyang armor sa sobrang laki na ng kanyang katawan at humahaba ang kanyang buhok at pangil. At heto na nga mga lods, ang tunay na transformation ni Baek Yun-ho, full strength, nag-transform into half-human, half-white tiger monster. Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang Genmak t-shirt, lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Kaagad niyang tinapos ng walang kahirap-hirap ang 2 Ant Queen Guards. Samantalang si Cha-hye-in ginamit ang kanyang skills, ang Concussive Down, upang magkaroon ng attraction ang mga Ant Queen Guards nang makapag-focus si Ma Dong-ok for one-on-one battle against Queen of the Ants. Ginamit ni Ma Dong-ok ang kanyang defense magical energy upang magka-coated ang kanyang shield and spear para tumaas ang kanyang defense stats. At sinabi ni Ma Dong-ok sa Ant Queen, "I'm your Huckleberry. It means ako lang ang gusto mo." Napansin ng cameraman na nasa 80% pa ang kanilang viewers, kaya sinubukan niyang lumapit ng kaunti upang makakuha ng magandang angle. Subalit hinawakan ng kanyang likod ni Min Byung-go dahil nasa loob sila ng kuweba ng S-rank boss at walang ibang may responsibilidad sa buhay ng cameraman
kundi siya lang. Wika ni Min Byung-go, kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, dito ka lang sa tabi. Kakasimula pa lang ng laban. Samantalang literal na nagmimistulang mga artista, mga S-rank hunter, na parang nanunood ng live-action movie ang lahat ng mga mamamayan ng South Korea dahil nakikita sila sa kahit sa anggusali, restaurant, mall at kahit sa mga streets. Ipinahayag ng reporting center na nagawa ng matalo ng mga S-rank hunter ang lahat ng mga Ahn Queen guards at umabot na sa 85% ang kanilang viewers. Sa moment na ito, ang bansang South Korea ay malapit nang mabibilang sa mga bansang US, China, Russia, France at iba pa, ang mga bansang nagawang ma-cleared ang S-rank gate. Samantalang gumawa ng tactics sa mga S-rank hunter para talunin ang Queen of the Ants. Sabay nilang tinulak ang Queen upang magkaroon nito ng out of balance habang nag-unleash ng hindi mabilang na magical arrow si Lem Taegyo, ang arrow shower, direkta sa ulo mismo ng Ant Queen. While si Bai Kyun-ho sinubukang pilayan ang Ant Queen gamit ng kanyang Tiger Claw, biglang nagpalabas ng liquid ascent ang Queen of the Ants galing sa kanyang bunganga, kaya parang inanod si Dong-ok at Yun-ho sa init ng asido. Kaagad binuksan ni Min Byung-go ang kanyang grimoire at nag-cast ng magical healing spell towards Ma Dong-ok at Bai Kyun-ho at sinabing, "Bago kayo masaktan, dapat masaktan muna ako." Kaya kaagad sumalakay ang Queen of the Ants sa kinaroroonan ni Min Byung-go, ngunit mabilis itong nadepensahan ni Ma Dong-ok. Habang si Choi Jung-in naghanda ng pamatay na flame magic at sinabing, "Umatras muna kayo ng kaunti." Nag-unleash si Master Choi Jung-in ng napakalawak na flame magic to the point na parang susunugin niya ang buong kuweba ng dungeon boss sa lakas ng apoy na pinakawalan niya. Gamit ang unique na kakayahan ng mga mata ni Yun-ho, nakita niyang patapos na ang buhay ng Ant Queen. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, sumigaw ng napakalakas ang Queen of the Ants sa huling pagkakataon na ikinagulat ng mga S-rank hunter kung ano ang ibig sabihin nito. Napansin ni Yun-ho na kung hindi ito last roar or the death cry, ibig sabihin mayroong tinatawag ang Queen of the Ants at mukhang iba ang kanyang nararamdaman sa tawag na ito. Samantalang napasigaw si Sogimoto kay Ryuji upang ipaalam na ang kanilang interference jamming signals ay nawala na at lahat ng mga flying ants patungo ngayon sa entrance ng kanilang lungga. Kaya nagtataka si Ryuji kung ano kaya ang nangyari sa loob. Samantalang hindi na pinatagal pa ni Cha Hae-en ang buhay ng Ant Queen dahil kaagad niya itong inatake direkta sa leeg upang mapugutan ng ulo at napatanong kung tapos na nga ba talaga ang laban. Sinabi ni Lim Taegyo kung sila na nga ba talaga ang ikapitong team na nagawang ma-clear ang S-rank gate. Ngunit mayroong napansin si Bai Kyun-ho na detect ng kanyang senses na mayroong paparating galing sa itaas. Tinawagan si Ma Dong-ok sa radio na paparating na daw ang mga flying ants pabalik sa lungga, kaya kailangan na nilang makalabas ngayon din. Wika ni Lim Taegyo, mataas pa naman ang kanilang oras, bakit hindi nagawang mapigilan ng mga Japanese hunter ang mga flying ants? Sagot ni Ma Dong-ok, "Hindi ko rin alam, at inaalam din daw ng Hunter Association kung ano ang nangyari." Napansin ni Choi Jung-in na ang kanyang flame net sa entrance ay nagawa ng ma-destroy ng mga flying ants. Subalit ang pinaka-napansin sa lahat ay ang napakalakas na magical energy na hindi nila sukat akalain kung gaano ito kalakas. Habang dahang-dahang lumalabas ang nag-iisang Ant King at muling nag-release ng napakalakas na magical energy sa buong kuweba at tumagus pa ito hanggang sa entrance ng lungga at kumalat sa buong isla ng Jeju. Kaya hindi makapaniwala si Bai Kyun-ho kung paano nagkaroon ng ganito kalawak na magical energy sa iisang monster lamang. Samantalang hindi kinaya ni Cha Hae-en ang lakas ng amoy at hindi siya makapaniwala sa kanyang nararamdamang nakakatakot na kapangyarihan. Nakaramdam ng takot sa buong kalamnan ang lahat ng S-rank hunter dahil ang nakikita nila ngayon ay hindi isang ordinaryong beast monster, kundi isang halimaw na nagtataglay na hindi nila masukat na kapangyarihan. At sa bawat footsteps ng halimaw ay parang winawasak ang kanilang buto at laman sa sobrang takot. Habang naglalakad ang Ant King, pinagpapawisan si Ma Dong-ok sa sobrang takot. Nagulat siya dahil nilagbasan lang pala siya nito at dumiretso sa bangkay ng Ant Queen na parang nagluluksa. Muling nag-release ng napakalakas na magical energy ang Ant King sa sobrang galit na sobrang ikinatakot naman ng mga hunter. Habang si Cha Hae-en
Nanginginig at mukhang pagod na pagod ito dahil sa amoy ng Aunt King na hindi niya nakakayanan, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nagdash ang Aunt King sa kanyang likod at nag-unleash ng pamatay na atake habang siya ay naka-off guard. At makikitang nabali ang braso nito at napakurve ang katawan ni Cha sa lakas ng atake. Tumalsik si Cha Hae-en at nabangga ito sa pader at parang masama talaga ang kalagayan nito dahil lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Samantalang sobrang nag-aalala si Ma Dong-ok sa kalagayan ni Cha Hae-en, ngunit hindi niya kaagad napansin na nasa harap na pala niya ang Aunt King at mabilis itong umatake. Ginamit ni Ma Dong-ok ang kanyang malaking shield subalit nagkadurog-durog lamang ito sa lakas ng Aunt King at hindi lang yan dahil tumagos ang atake ng Aunt King sa kanyang braso at pinutol ito. Sinubukan ni Ma Dong-ok na atakihin ang Aunt King gamit ang kanyang spear subalit hinawakan lang ito at pasimpleng pinutol ang kanyang kabilang braso kaya iniwan ng Aunt King si Ma Dong-ok na wala ng braso at duguan. Habang si Bai Kyun-ho kaagad sumalakay sa Aunt King, ngunit iniwanan lamang ito ng slashing claw attacks. Sinubukang atakihin ni Choi Jong-in ang Aunt King gamit ang kanyang flame magic, ngunit mabilis itong napunta sa harapan at gumawa ito ng slashing attacks gamit ang kanyang claw. Habang si Lim Tae-gyo lumapit ng kaunti upang siguraduhin hindi magmintis ang araw direkta sa ulo ng Aunt King, ngunit pasimpleng nagawang mapigilan ang araw ni Lim Tae-gyo. Pagkatapos bigla itong napunta sa harapan at pasimpleng sinuntok si Lim Tae-gyo kaya tumalsik ito kasama ang broken bow. Nagulat ang Aunt King dahil bigla siyang binangga ni Ma Dong-ok gamit ang buong lakas nito. Nakabalik na si Ma Dong-ok at pati na ang dalawang braso nito dahil sa napaka-uncomparable na healing magic na kahit mawalan man ang braso, kaya itong ibalik ni Min Byung-go na walang kahirap-hirap. Habang si Min Byung-go ay nagtatago lamang gamit ang kanyang camouflage skills at medyo naiiba ang kanyang stealth skills compare kay Song Jin-woo dahil in order to hide his presence, dapat hindi siya gumagalaw. Nakipagsuntukan si Ma Dong-ok laban sa Aunt King at malaki ang kanyang kumpiyansa dahil nakatago lamang si Min Byung-go habang magbibigay ng full support buff sa kanya. Nagawang mahawakan ng Aunt King ang paa ni Ma Dong-ok at hinampas-sampas sa ground side to side na parang ginawa siyang laruan ng Aunt King. Gusto sanang tulungan ni Min Byung-go si Ma Dong-ok, ngunit may biglang napansin ng Aunt King at napag-alaman nito kung saan siya nagtatago. Habang si Bai Kyun-ho ay napasigaw sa pangalan ni Min Byung-go, ngunit huli na ang lahat dahil tumagos ang kamay ng Aunt King sa buong katawan mismo ni Min Byung-go. Hindi makapaniwala si Bai Kyun-ho sa nangyari sa kanyang matalik na kaibigan, habang si Min Byung-go nakatulala pa rin at napasabing, "Tumakbo ka na, brother." Ngunit hindi pa tapos ang Aunt King dahil biglang hinakmal ang buong ulo ni Min Byung-go na sobrang ikinagulat ng lahat ng hunter kaya hindi na nakapagpigil si Bai Kyun-ho at sinalakay ang Aunt King sa sobrang galit. Nahawakan ng liig ni Yun-ho at bumalik sa dati ang kanyang anyo. Ang consciousness ni Min Byung-go para kay Bai Kyun-ho bilang matalik na magkaibigan ay nananatili pa rin dahil nagsalita ang Aunt King at napasabing, "Brother, tumakbo ka na." Habang nakikita ni Bai Kyun-ho ang ulo ng matalik niyang kaibigan sa loob ng ulo ng Aunt King, kaya mas lalong namuot ang kanyang galit at napasabing, "You fucker." Nagsalita ang Aunt King at sinabing lahat sila dito ay mahihina, nawalan daw sila ng queen at kahit uubusin pa niya ang lahat ng hunter, hindi pa rin yun sapat at napatanong kung sino ang kanilang king. Nagulat si Yun-ho kung sino ang king na sinasabi ng Aunt King. Biglang may nasense ang Aunt King na napakalakas na presence sa labas ng lungga at napagtanto niyang ang king ay nasa labas kaya kaagad itong lumipad at iniwan si Yun-ho. Naisip ni Yun-ho na pupuntahan ng Aunt King si Ryuji Goto dahil wala namang ibang mas malakas na hunter kaysa sa kanila, si Ryuji lamang. Sinabi ni Yun-ho na dapat na silang tumakas sa lugar na ito bago bumalik ang Aunt King, ngunit nakita niyang napakaraming flying ants na papasok sa lungga. Samantalang ang grupo ni Ryuji kaagad pinuntahan ng pwesto ng Team Charlie upang malaman kung ano ang nangyari dahil kahit ang Team Delta hindi na rin sumasagot. Napagtanto ni Ryuji na baka ang dahilan kung bakit nawalan ng contact dahil sa interference issue na sinasabi ni Sugimoto. Tinawagan ni Ryuji ang Team Bravo at tinanong kay Kanae kung hindi rin niya magawang makontak ang Team Charlie at Team Delta. Sagot ni Kanae, hindi rin niya makontak. Pagkatapos, biglang tumawag kay Ryuji si Chairman Matsumoto.
Lumipat ang eksena sa coast ng China. Nakita ng mga Chinese Marine na parang naisaayos ng Korean S-rank hunter ang kanilang misyon. Ngunit nagdadalawang isip pa rin ang chief mate na posible pa rin makakalipad ang mga flying ants papasok sa China. Sinabi ng captain, gustong tulungan ng mga Japanese ang Korea sa pamumuno ni Ryuji dahil desperado ito na mabibilang sa pagiging national level hunter since ang lahat ng naging national level hunter ay nakapag-cleared ng S-rank gate at kung titingnan ang record ni Ryuji, ito na lamang ang kanyang kulang upang mapabilang sa national level hunter. Subalit kung siya ang tatanungin, malayo pa ang lalakbayin ng isang Ryuji Goto. Samantalang hindi makapaniwala si Ryuji sa kanyang nasaksihan na kahit si Ishida at Hoshino naging speechless sa nangyari kay Kai. Sinabi ni Ryuji sa chairman, nagkaroon sila ng problema. Akala nila magiging perpekto ang strategy na ginawa nila subalit nalagasan pa rin sila ng S-Rank Hunter. At the first place, mayroon na talagang plano itong si Ryuji at ang chairman ng Japanese Hunter Association na gawing feeding ground ng Ant Queen ang mga Korean S-Rank Hunter. Kaya nila napili ang ganitong plano na sila ang nasa labas habang ang Korean S-Rank Hunter ay nasa loob para kalabanin ang Ant Queen. Ang goal ng kanilang team ay kailangan munang mamatay ang lahat ng Korean S-Rank Hunter bago sila magsagawa ng aksyon para i-clear ang buong Jeju Island sa pamumuno ni Ryuji Goto upang magmumukha silang bayani at nang matanghal si Ryuji Goto bilang national level hunter. Kaya inutusan ng chairman si Ryuji na umatras muna. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla siyang inatake at sobrang bilis ng response ni Ryuji mga lods. Kaagad niya itong nadepensahan, subalit ang atake pala na ito ay dumiretso kay Ishida. At makikitang sa isang iglap lang humiwalay ang ulo ni Ishida sa katawan nito. Inutusan ni Ryuji si Hoshino na mag-join sa Team Bravo dahil hindi pangkaraniwan ng Ants na makakalaban niya. Kaagad naramdaman ni Ryuji ang kakaibang presence ng Ant King at napatanong kay Ryuji, "Are you the King?" Habang hawak-hawak nito ang ulo ni Ishida. Napangiti si Ryuji dahil ngayon lang siya nakarinig ng isang Ants na nagsasalita at sinabing, "Yes, I'm a King." Natawa ang Ant King at muli itong nag-release ng napakalakas na magical energy na ikinagulat ni Ryuji dahil ang kapangyarihan na ito ay naramdaman niya noon nung nakaharap niya si Song Jinwoo. Pagkatapos ipinakitang na-destroy ang katana ni Ryuji habang ang ulo nito ay nasa lupa na. Samantalang lumipat ang eksena sa Korean S-Rank Hunter at makikitang gumagawa ng fireball magic si Choi Jong-in laban sa mga flying ants habang ito ay nahihirapan. Sinabi ni Baekhyun Ho na nagpapasalamat siya kay Master Choi Jong-in dahil sa kanyang flame magic na gawa nito na mapigilan ang mga ants papunta sa kanila. Kung nandito pa sana si Min Byung-go, magagawa pa sanang mahil ang kanilang mga sugat. Subalit parang hanggang dito na lang talaga ang kanilang makakaya. Hindi na malaya ni Baekhyun Ho na mayroong dalawang ants na paatake sa kanyang gilid. Ngunit may biglang lumabas na shadow sa binti ni Yun Ho at pinigilan ang dalawang ant na ikinagulat niya nang nakita niya ang Black Soldier habang ang ating bida ay binanggit ang salitang Shadow Exchange. Nakita ng cameraman na papunta na sa kanya ang dalawang flying ants. Bigla niyang naaalala ang kanyang ama kung alam lang daw niya na hanggang dito lang ang kanyang buhay, hinabaan pa sana niya ang kanilang pag-uusap. Ipinikit ng cameraman ang kanyang mga mata ngunit bigla niyang napansin ang tunog ng pagtagos ng espada. At makikitang tinapos ni Igris ang dalawang flying ants gamit ang longsword sa isang atake lamang. Lumipat ang eksena sa KMS. Kapuso mo, Jessica Soho. Sumakit ang ulo ng chief director ng reporting center dahil lang sa isang ants lahat ng S-Rank Hunter ay posibleng mamamatay at mukhang mababaliktad ang lahat ng pangyayari. Kaya pinutol muna ng chief ang broadcasting sa buong mamamayan ng South Korea. Nakita sa isa niyang tauhan ang kakaibang figure na nag-appear sa scene ng Jeju Island Raid kaya hindi makapaniwala ang chief sa kanyang nakita dahil nasa Jeju Island na si Song Jinwoo katabi si Igris. Kaagad ipinahayag ng chief director na muling i-broadcast sa buong South Korea ang nangyaring eksena sa Jeju Island Raid at sinabing ang huli nilang pag-asa ay dumating na at nakasalalay ang kapalaran sa 10th S-Rank Hunter na si Song Jinwoo. At heto na nga mga lods, handa na ang ating bida para i-clear ang S-Rank Gate ng Jeju Island. Kaagad kinuha ni Jinwoo ang S-Rank Demon King Dagger upang salubungin ang napakaraming flying ants. At sa isang dash lang, tinapos kaagad ng ating bida ang hindi mabilang na ants na parang kuryente sa bilis kong gumalaw itong si Song Jinwoo.
Habang si Toss ginamit ang kanyang Heim Protection Magic Spell para walang makalapit sa mga sugatang S-Rank Hunter. Samantalang hindi pa rin makapaniwala si Madong Ok sa kanyang nakita at hanggang ngayon hindi pa niya alam kung sino ang nagliligtas sa kanila. Tugon ni Baek Yun-ho na wala nang dapat pang ipag-alala itong si Madong Ok dahil ligtas na sila. Kaagad tinapos ni Jinwoo ang mga ants gamit ang Demon Dagger direkta sa leeg upang mapugutan kaagad ng ulo. Habang si Igris sa isang swing lang, 2 to 3 ang napapatay na ants dahil sa haba ng kanyang longsword. At si Tank at Iron magkasamang nagwala dahil makikitang dinurog ng 2 ang mga ants na walang kahirap-hirap. Sinabi ni Jinwoo, mukhang bibilisan natin nito. Pagkatapos binigkas ang salitang Arise. Nagulat ang cameraman sa kanyang nasaksihang pangyayari dahil muling na-revive ang mga ants into a black soldier. Hindi daw niya alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Subalit nakikita niyang kinakain ng mga shadow ants ang mga kauri nila. Nagpunta si Jinwoo sa kinaroroonan ng mga S-Rank Hunter at kaagad niyang pinainom ng healing potions. Gulat na gulat si Lim Taegyo sa biglaang pagaan ng kanyang pakiramdam at hindi naman makapaniwala si Baek Yun-ho at Choi Jong-in na nagawa silang mapagaling ni Song Jinwoo. Habang si Cha Hae-in hindi pa rin bumabalik ang kanyang consciousness dahil nasa critical state ito at hindi ito kayang pagalingin ng simpleng potions lamang. Na pagkatapos niyang ma-cleared ang buong kuweba, umalis na sila kaagad bago pa pumasok muli ang iba pang mga ants. Biglang napansin ni Jinwoo ang kakaibang napakalakas na magical power at nanggaling pala ito sa Ant King at sinabing wala daw sa labas ang tunay na king at hindi tunay na king ang nakalaban niya kanina. Nagulat si Baek Yun-ho sa pagbalik ng Ant King dahil posibleng patay na si Ryoji Goto. Sinabi ni Jinwoo na si Madong Ok muna ang bahala kay Cha Hae-in kaya napasigaw si Madong Ok sa pangalan ni Jinwoo sa magiging plano ng ating bida. Wika ng Ant King kay Jinwoo, "Are you the king of humans?" Sagot ng ating bida, mayroon palang insektong nagsasalita. Kaagad nagharap ang 2 habang umaapaw ang kanilang napakatinding magical energy. Hindi makapaniwala ang Ant King na ngayon lang siya na-intimidate sa aura ng isang tao na parang nalamangan siya sa tagisan ng aura compare sa taong huli niyang nakalaban kanina. Kaya bigla siyang nag-release ng napakalakas na aura sa harap ni Jinwoo, ngunit napangiti lamang ang ating bida. Sobrang ganda talaga ng Six Eye Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. 5 minutes ago, ang live broadcast ay nag-interrupt na ikinaiinis ng lahat ng tao. Kahit sina Miss Juhe at Mr. Song nag-aalala sa pagtigil ng broadcast. Ngunit biglang napanganga at bumilog ang mga mata ni Jin Ah sa kanyang nakita. Habang ang chair handle na inupuan ni Gogan He, nagawa niyang mawasak nang nakita niya sa television si Song Jinwoo. Kaagad nag-unleash ng napakalakas na suntok ang Ant King at makikitang yung swing ng kamao ng Ant King mga lords napakalayo upang makahugot ng malakas na puwersa papunta sa mukha ni Jinwoo. At sobrang lakas nito mga lords dahil nagkaroon ng napakalakas na impact sa buong paligid na parang may sumabog na bomba sa loob ng kuweba na kahit si Choi Jong-in at Baek Yun-ho hindi makapaniwala sa insane magical strength na pinakawalan ng Ant King. Unti-unti nang humupa ang usok at sinabi ng Ant King, "You're weak. Isa ka lang mahinang nilalang. Hindi ikaw ang tunay na king." Ngunit bigla niyang napansin na ikinagulat din ng 2 S-Rank Hunter dahil si Song Jinwoo ay nasa harap pa rin ng Ant King at makikitang nakatayo pa rin ito na parang walang nangyari. Inactivate ni Jinwoo ang Dominator Touch at pinaluhod niya ang Ant King sa harapan na hindi man lang hinahawakan. Pagkatapos, inihanda ni Jinwoo ang malawan punch man na kamao na napaka-imposibleng maiwasan dahil sa Dominator Touch at pinakawalan nito direkta sa ulo mismo ng Ant King. Sumulpot ang Ant King sa lakas ng suntok ni Jinwoo. Pagkatapos gumawa ito ng malabombang pagsabog sa lakas ng pagkabangga ng Ant King sa pader. Napa-jaw dropping si Lim Taegyo at ang cameraman habang si Madong Ok ay napasabing sigurado ba kayong Mage Hunter yang si Song Jinwoo? Tugon naman ni Baek Yun-ho, mahirap man paniwalaan pero totoo ang kanilang nakita. Kaagad bumalik ang Ant King at parang galit na galit ito kay Jinwoo at wika ng ating bida, "Mukhang matibay ka ha."
Umatake ng hammer punch ang Ahn King at kaagad itong nadepensahan ng ating bida at muling nagpakawala ng malakas na suntok direkta sa bodega. Samantalang hindi rin nagpatalo ang Ahn King dahil nakatama din siya sa mukha ni Jinwoo. Nagpalitan ng suntok ang dalawa habang ramdam ng cameraman ang pressure ng magical energy sa bawat suntok ng dalawa at napasabing kahit isa siyang A-rank hunter, parang unti-unti daw siyang mawawalan ng malay habang tumatama sa kanya ang impact ng kanilang magical energy. Na-realize ng Ahn King na parang matatalo siya sa tagisan ng lakas dahil unti-unting nagka-crack ang kanyang exoskeleton defense sa lakas ng magical strength ng isang tao at napatanong ito kung sino nga ba talaga ang taong ito. Nagbanggaan ng kanilang huling suntok kaya napaatras ang dalawa at napansin ng Ahn King na nagkaroon ng crack ang kanyang shell at hindi siya makapaniwala na mayroong nakagawa sa kanya ng ganito. Subalit hindi niya napansin na nasa harap na pala niya si Song Jinwoo at nagpakawala ng malakas na suntok. Ngunit nagpalabas ng sharp weapon ang Ahn King galing sa kanyang bunganga na parang nagmimistulan niyang dila at mabilis niya itong ginamit para atakihin si Jinwoo. Natamaan ang mukha ng ating bida kaya napaatras ito ng kaunti at napansin niyang kaagad kumalat ang poison sa buong katawan. Sinabi ng Ahn King ang skills na ito ay ang Poison Paralyze, isa sa pinaka-deadly poison sa buong kagubatan. Kinokonsume daw nito ang mana ng biktima, kung kaya ito ang dahilan kung bakit mas nagiging deadly ang skills na ito. Dagdag pa niya na kaawa-awa daw ang sasapitin ng ating bida dahil dito na magtatapos ang buhay nito at kaagad umatake towards Song Jinwoo. Lumipat ang eksena kay Kanae at Minoru Hoshino. Tugon ni Kanae, kinuntak daw siya ni Sugimoto at tinanong kung ano ang tunay na nangyari. Sinabi ni Hoshino, ang nakalaban nila ay isang S-rank monster na hindi kayang i-handle ng isang tao kahit na si Ryuji. Nainis si Kanae sa pinagsasabi ni Hoshino at iniwan niya ito dahil wala daw itong kwenta. Dumating na ang helicopter na kukuha sa kanila at mukhang tatlong Japanese S-rank hunter na lamang ang naiwang buhay. Samantalang hindi makapaniwala ang Ahn King dahil nagawang mahawakan ng kanyang atake at pasimple siyang sinuntok ni Jinwoo, ngunit ang isang simple para sa ating bida ay sobrang lakas na dahil sumabog na naman ang Ahn King sa pader. Napakamot ulo ang Ahn King dahil hindi siya makapaniwala na walang epekto ang deadly paralyzed poison na pinagmamalaki niya. Naisip ni Jinwoo na dapat natapusin kaagad ang laban dahil kailangan pa niyang iligtas si Cha Hae-en. Sumalakay ang ating bida at nag-unleash ng pamatay na sipa na manggagaling sa itaas. Laking gulat ng ating bida dahil biglang nawala ang Ahn King. Mabilis itong nakaiwas sa kanyang atake. Napansin ni Jinwoo na nasa itaas pala ito at lumilipad. Naisip ng Ahn King na mukhang wala siyang chance na manalo kung lakas ang paglalabanan, lalo na sa suntukan. Kaya napagtanto niyang kung mayroong strength ang kanyang kalaban, siguradong mahina ito sa speed. Lahat ng strength stats ng Ahn King inilagay niya sa agility stats at makikitang unti-unting lumiliit ang kanyang braso at binti at pinahaba niya ang kanyang kuko upang mas mabilis siyang makagalaw at napasabing tapos na daw ang kanyang warm-up. Kinuha ni Jinwoo ang kanyang demon dagger at parang akala ng Ahn King na may advantage na siya. Well, originally, assassin type naman talaga ang gusto ni Jinwoo noon pa. Mabilis na sumalakay ang Ahn King towards Jinwoo, ngunit laking gulat niya dahil bigla itong napunta sa gilid at makikitang handa na ito para atakihin siya. Nagawang mapigilan ng Ahn King ang dalawang dagger ni Jinwoo at biglang umatras ang ating bida dahil humugot pala ito ng pwersa galing sa pader upang mabilis siyang makasalakay towards Ahn King. Hindi makapaniwala ang Ahn King dahil hindi lang pala malakas ang kanyang kalaban ngunit tinapatan pa ang kanyang bilis at na-realize niyang mas mabilis pa talaga kaysa sa kanya ang taong ito. Naisip rin ni Jinwoo, ang level ng Ahn King ay kasing lakas ng Demon Monarch o mas mataas pa. Ngunit pakiramdam niya na mas iba na siya ngayon simula nung tinalo niya ang Demon King na si Baran. Habang naglalaban ng dalawa, unti-unti nang tuluyang nawawasak ang exoskeleton ng Ahn King at makikitang hindi na natapatan ng Ahn King ang bilis ni Jinwoo dahil punong-puno ito ng tama sa iba't ibang parte ng katawan. Tuluyan na nagkadurog-durog ang katawan ng Ahn King at kaagad ginamit ni Jinwoo ang critical hit skills upang kaagad matapos ang laban. Napansin ni Jinwoo ang kanyang critical hit naging max level at nag-upgrade into critical chain skills. Sinubukan tumakas ng Ahn King at wika ng ating bida, saan ka pupunta?
Mabilis niya itong nasundan at nag-unleash ng critical chain skills at napansin niyang sobra itong nasaktan sa bagong upgrade skills. Kaya ginamit niya ito ng ilang ulit at makikitang nagpakawala si Jinwoo ng napakaraming slashes na hindi kayang iwasan ng Ant King. Nagawang maputol ni Jinwoo ang braso ng Ant King kaya umatras muna siya upang makita ang magiging reaksyon nito sa kanya. Sinabi ng Ant King hindi siya papayag na malamangan siya ng isang tao lamang kaya sumigaw ito at tinawag ang napakaraming Ant Soldier at inutusan niyang atakihin ang ating bida at napasabing, "How's that, human?" Ngumiti lamang si Jinwoo at binigas ang salitang, "Lumabas na kayo." Kaya napadilat ang mga mata ng Ant King at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. At heto na nga mga lods, Shadow Soldier versus Ant Soldier. Nagsimula na ang sagupaan ng magkabilang grupo. Kahit maliit lang ang bilang ng Shadow Soldier compare sa Ant Soldier, kayang patumbahin ng mga Major Shadow Soldier ang 5 hanggang 10 ants na walang kahirap-hirap. Ginamit ni Igris ang kanyang longsword at bilis upang magsagawa ng slashing attacks, habang ang mga High Orcs walang kahirap-hirap na dinurog ang mga Ant Soldier. Tinawag ni Jinwoo si Tusk at inutusan niya itong atakihin ng mga ants at huwag saktan ng mga tao, kung hindi, hindi na siya muling isusummon. Nag-agree si Tusk at kaagad niyang inactivate ang Giant Magic Spell with Orb of Abaras at nag-follow up ng Fire Dragon Magic Spell, ang Blast Breath. And I guess with this magic spell, wipe out ang kalabasan. Dahil sa sobrang lakas, tumagos ang kanyang blast breath palabas sa lungga ng mga ants. Nagulat si Lim Taegyo sa kanyang nasaksihan at napasabing isa daw ang summoning warrior type hunter itong si Jinwoo. Tugon naman ni Madong Ok, parang hindi ata summoning warrior si Jinwoo. Dahil base sa kanyang nakikita ay parang mga demonyo na galing sa underworld ang ibinagsak ni Jinwoo sa lupa. Samantalang hindi makapaniwala ang Ant King kung paano na wipe out ang mga Ant Soldier na ganun lang kadali at napatanong kung bakit ito nangyari sa kanyang sarili. Ipinanganak daw siya upang maging pinakamalakas sa lahat kaya kinakain niya ang lahat na humahadlang at lumalaki siya na walang limitasyon sa kapangyarihan. Wika ng Ant King na siya ay isang monarch. Ipinanganak upang maging monarch habang nakikita niya ang nakakatakot na aura ni Jinwoo papunta sa kanya. Kaya bigla niyang nabanggit ang salitang pagtakas. Pagtakas upang mabuhay. Naglalakad si Jinwoo habang nakikita ng Ant King ang darkness sa likod ng kapangyarihan ni Jinwoo. Napansin ng ating bida, ginamit ng Ant King ang kapangyarihan ni Min Byung-go upang i-heal ang sarili. At first time daw niyang nakita na mayroong monster na kayang mag-absorb ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-consume ng katawan. Nagbadaling tumakas ang Ant King para iligtas ang kanyang sarili. Ngunit inactivate ni Jinwoo ang Dominator Touch upang hawakan sa likod at kaagad itong ninockout ng ating bida. Nanginginig sa sobrang takot ang Ant King habang tinitingnan niya si Jinwoo na hindi nagdadalawang isip na tapusin ang kanyang buhay. Kaya hindi niya mapigilang gumapang sa takot para makatakas. Tumalon ng ating bida at nag-unleash ng skills ang Critical Chain at napasabing hindi kita hahayaang makatakas. Gumawa ng napakaraming slashes si Jinwoo na tumapos sa buhay ng Ant King. Pagkatapos ipinahayag ng system ang kanyang pagkapanalo at nakapag-gain si Jinwoo ng 2 level up. Sobrang ganda talaga ng Six Eye Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami ng nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Napasigaw si Bai Kyun-ho kay Jinwoo dahil mas lalong lumala ang kalagayan ni Cha Hae-in. Kaagad niya itong nilapitan at napasabing marami siyang oras na sinayang kaya kailangan niyang humanap ng healer as soon as possible. Naisip ng ating bida ang Shadow Exchange Skills upang i-teleport si Cha Hae-in sa isang magaling na healer, ngunit hindi pa tapos ang cooldown nito at hindi pa niya nasubukang mag-teleport kasama ang ibang tao at kahit gagamitin pa niya si Kaizel, hindi pa rin siya aabot. Inutusan ni Jinwoo ang cameraman na i-turn off muna ang camera ng ilang minuto. Sagot ng cameraman, "Excuse me, wika ng ating bida, kung hindi mo yan ito-turn off, wawasakin ko yan." Kaya kaagad niyang kinuha ang camera sa kanyang ulo. Inutusan ni Jinwoo ang kanyang mga shadows na hanapin ng katawan ni Min Byung-go. Nagulat si Bai Kyun-ho sa naisip ni Jinwoo, since patay na nga si Min Byung-go,
hindi na ito makapag-cast ng magic spell. Nakita ng High Orc Shadow ang katawan ni Min Byung-go at inilagay niya ito sa harap ni Jinwoo. Naisip ni Jinwoo kung gagana kaya ang shadow extraction sa isang bangkay na wala ng ulo. Sinabi ng system na posible pang ma-extract ang katawan na gustong target ng ating bida. Kaya napasabi siyang napakaswerte daw niya. Ito lang talaga ang kanyang nag-iisang pag-asa. Pagkatapos binigkas ni Jinwoo ang salitang arise. Hindi makapaniwala ang ating bida na nag-failed ang kanyang shadow extraction. Muling nagsagawa si Jinwoo ng shadow extraction ngunit nag-failed pa rin. Naisip ni Jinwoo, mataas na ang kanyang shadow extraction skills level kaya napakasimple lang nito para sa kanya. At napagtanto niyang ang strong will ni Min Byung-go na hindi magpapasummon ay napakalakas na parang sinasabi ni Min Byung-go sa kanya ang kanyang ginagawa ay isang evil act o gawain ng isang demonyo. Ngunit at this moment mayroong taong kailangan niyang iligtas. Muling binigkas ni Jinwoo ang salitang arise at lumabas ang napakalawak na shadow galing sa katawan ni Min Byung-go. Hinawakan ni Baek Kyun-ho ang balikat ni Jinwoo at napatanong kung ano ang kanyang ginagawa sa bangkay ni Min Byung-go. At nasaksihan niya ang tunay na nature na kakayahan ni Jinwoo ay ang power over the dead. At makikitang ang mukha ni Min Byung-go dito mga lods na kasimangot na parang napilitan lang siyang magpa-extract kay Jinwoo. Gulat na gulat si Choi Jong-in at Ma Dong-ok sa kanilang nasaksihan sa tunay na kapangyarihan ni Jinwoo at na-realize nilang hindi ito isang ordinaryong summoner. Kaagad binuksan ni Min Byung-go Shadows ang kanyang grimoire upang pagalingin si Cha Hae-in at mapapansin mo talagang nakasimangot yung mukha ni Min Byung-go mga lods. Hindi katulad ni Kim Chul na si Iron, pagkatapos naging Shadows naging tanga kaagad kung ano-ano lang ang naiisip. Sinabi ni Jinwoo kay Baek Kyun-ho, nakikita daw niya kung anong klaseng tao si Min Byung-go sa tunay na buhay dahil pinapagaling niya kaagad si Cha Hae-in kahit hindi pa niya ito inuutusan at isa daw itong napakabait na tao. Napapikit ang mga mata ni Baek Kyun-ho sa mga sinabi ni Jinwoo at sinabing ang shadows na nakikita niya ngayon ay hindi na si Min Byung-go. Sagot ni Jinwoo, tama ka. Sinabi ni Baek Kyun-ho kay Jinwoo, alam niyang marami ng accomplishments si Jinwoo sa bawat laban. At ang assistance ni Min Byung-go ay napaka-powerful para tulungan siya. Ngunit si Min Byung-go sa totoong buhay, he hate violence. At taos-pusong sinabi ni Baek Kyun-ho na huwag siyang gamitin para sa pakikipaglaban. Kinuha ni Jinwoo ang kamay ni Yun-ho sa kanyang balikat at sinabing, pangalawang beses mo na akong inuutusan. Ngunit this time, hindi na daw ito isang utos. Isa daw itong heartfelt request. At dagdag pa niya, pareho lang sila ng nararamdaman. Nilapitan ni Jinwoo ang shadow ni Min Byung-go at binigkas ang salitang terminate extraction. Tumingin si Min Byung-go kay Baek Kyun-ho na ikinagulat ng kanyang kaibigan dahil nakilala siya nito at sabay silang napangiti na parang nagpaalam sa isa't isa. Bumalik na ang shadow ni Min Byung-go sa katawan nito at lubos nagpapasalamat si Baek Kyun-ho kay Jinwoo. Lumabas na ang mga S-Rank Hunter sa kuweba at sinalubong sila ng helicopter na kukuha sa kanila. Sinabi ni Jinwoo na babalik siya upang linisin ang buong isla at gagawa siya ng path para makaalis kaagad ang helicopter sa Jeju Island. Tinawag ni Jinwoo si Kaisel at sinabi kay Baek Kyun-ho na magkikita na lamang sila mamaya. Pagkatapos sinalubong ni Jinwoo ang napakaraming flying ants para tuluyan ng makaalis ang helicopter. Lumipat ang eksena sa barko ng mga Japanese hunter. Hindi pa rin nakapag-recover si Hoshino sa kanyang trauma nung nakita niya kung paano minasaker si Goto Ryoji. At wala daw hunter na kayang talunin ang ganoong klaseng monster. Tugon ni Sugimoto na hindi na niya kailangan mag-alala pa dahil tapos na ang Jeju Island Raid. Kaya hindi makapaniwala si Hoshino kung paano namatay ang monster na tumapos sa buhay ng isang Ryoji Goto. Sinabi ni Sugimoto ipinaalam ng Korean Hunter Association kung ano ang nangyari. At naalala niya ang sinabi ni Ryoji na mayroong Korean S-Rank Hunter na mas malakas pa kaysa sa kanya. Samantalang patuloy na inuubos ng mga Shadow Soldier ang mga Ant Soldier habang ang mga Magician Soldier nag-unleash ng fire magic sa itlog na hindi pa napipisa. Binuksan ni Jinwoo ang kanyang inventory at na-realize niyang napakagulo pala nito at kailangan niya itong i-organize. Napansin ni Jinwoo ang isang espada. And I think ito yung espada ni Baran na imbued by electricity magic. Wika ng ating bida, muntik na niyang makalimutan ng espadang ito. Masubukan nga.
Pinaikot-ikot muna ni Jinwoo at gumawa ito ng electricity pressure, pagkatapos pinakawalan sa mga itlog na hindi pa napipisa. Nagulat ang ating bida sa lakas ng kapangyarihan ng espada at mukhang hindi daw ito nababagay sa inventory na naka-standby. Lumipat ang eksena sa direktor ng Hunter Management Bureau na si David Brannan. Gabi na daw pumunta si Michael Corner sa kanyang bahay upang ipakita lang ang isang video sa nagiging raid ng Jeju Island at natapos itong panoorin ng direktor ng 4 a.m. ng umaga. Wika ng direktor, alam niyang hindi pumunta si Michael Corner ng dis oras ng gabi para lang panuuri ng video, kundi alam nito kung ano ang papasok sa kanyang utak kapag mapapanood niya ang video. Tugon ni Michael Corner, ang isang hunter na kayang kontrolin ang 100 creature ay napakabihira lamang nakakayahan at isang malaking kawalan kapag hahayaan lang nilang masayang ang isang napakatalented na hunter. Kung siya ang tatanungin, maliit ang bansang Korea para sa hunter na yan. Nag-agree ang direktor at tinanong kung ano ang background ni Song Jinwoo. Ayon daw sa nakuha nilang data, ang hinihinalaan nilang human monster na na-capture sa isang A-rank gate na si Song Il-wan, pagkatapos ng mahabang pagsusuri, lumalabas na anak niya si Song Jinwoo. Dagdag pa niya, ang ibang bansa ay wala pang nakakaalam patungkol kay Song Jinwoo kahit pangalan man lang nito. At ito ang kanilang pagkakataon para makuha ang isang pambihirang hunter na nanggaling sa South Korea. Wika ng direktor, ang South Korea ay matagal ng alliance ng US. At kapag dalawang S-rank hunter ang mapapasa kanila galing sa Korea, ay mas lalong titibay ang alliance ng dalawang bansa. Tinanong ng direktor si Michael Corner kung kaya ba niyang makuha ang hunter na si Song Jinwoo at napawikang, "Gagawin ko ang lahat, sir." Samantalang umabot na si Jinwoo sa level 100 at nakita niya ang aura ng Ant King ay nananatili pa rin at mas lalo itong naghihimagsik. Binigkas ni Jinwoo ang salitang arise at napansin niyang parang nilamon siya ng darkness kaya napagtanto niyang baka na fail ang kanyang shadow extraction. Napansin ni Jinwoo na nasa likod niya ang shadow ng Ant King at sinabi ng system na successful ang kanyang shadow extraction. Ang rank ng Ant King ang pinakamataas sa lahat dahil dumiretso ito sa rank general level 1 at mukhang siya ang pinakasuperior sa lahat ng shadow ni Jinwoo. Kaagad lumingon si Jinwoo upang puntahan ang Ant Queen, ngunit nakikiusap ang Ant King na bigyan siya ng pangalan. Nagulat si Jinwoo dahil nakakapagsalita ang Ant King shadow at naalala niya si Iron, Tusk at Min Byung-go ay hindi ito nakakapagsalita pagkatapos ng shadow extraction kahit originally nakakapagsalita naman ito. Kaya napagtanto niyang baka dahil ito sa rank general, kaya ito nakakapagsalita. At bigla niyang naisip kung magiging general si Tusk at Iron, makakapagsalita na kaya sila. Sinabi ni Jinwoo sa Ant King, "Ako ang pumatay sa'yo. Kaya mo bang sundin ang lahat ng utos na manggagaling sa akin?" Tugon ng Ant King, hindi siya patay dahil nabuhay siyang muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang master. Umaapaw daw ang kanyang kaligayahan kapag susundin niya ang pinag-uutos ng kanyang master. Napaisip si Jinwoo kung ano kaya ang kanyang ipapangalan. Naisip niya ang famous novel author ng The Ants na si Bernard Werber, kaya pinangalanan niya ang Ant King na si Bero at nagpapasalamat ito sa kanya. Kaagad pumunta si Jinwoo sa Ant Queen upang magsagawa ng shadow extraction. Walang kahirap-hirap na extract ni Jinwoo ang Ant Queen, ngunit nagawa nitong makontrol ang mga ant shadows. Tinanong ni Jinwoo si Bero kung ano ang nangyari. Sinabi nito ang kapangyarihan ng Ant Queen ay kayang kontrolin ang mga ant army at hindi ito kayang lumaban dahil ang mana nito nakadesenyo para lamang magparami kaya napaka-imposible magparami na walang katawan. Kaagad kinansel ni Jinwoo ang shadow extraction at nakita niyang kinukuha ng mga shadow knight ang mga essence stone kaya sinita ng ating bida dahil magagamit ang mga essence stone upang i-build muli ang Jeju Island at sapat na para sa kanya ang nakuhang item sa katawan ni Bero. Tinanong ni Jinwoo si Bero kung ilan ang total number ng lahat ng ant soldier. Wika ni Bero, bago nagsimula ang raid, nasa 8,700 sila at ang naiwan na lamang na survivor ay nasa 4,000 ants. Kaya huminga ng malalim ang ating bida dahil hindi niya akalaing napakarami pa pala niyang papatayin na ants. At tinanong niya si Bero kung kaya ba niyang patayin ang mga ants. Sagot ni Bero kung bibigyan siya ng utos. Lumipat ang eksena sa Defense Force. Kaagad nilang pinatay ang mga ants na gustong lumabas sa Jeju Island. Na-encounter ng top 5 guild member ang mga ants na gustong lumabas at minaigi nila itong tapusin upang wala nang matitira. Habang si Lee Min Song nanginginig sa takot kung paano niya lalabanan ang mga ants.
Samantalang papasok na sa grupo ni Miss Juhe at Mr. Song ang napakaraming flying ants. Ngunit bigla nilang napansin ang hindi kapanipaniwalang bilis ng isang creature dahil sa isang iglap lang inubos kaagad ni Vero ang hindi mabilang na flying ants. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!